pinapatay nila ang mga Pilipino pag nakita. Kaya yan ang pagtatago ng mga tao. Ay matatanaw mo yung nagsisilaka dun sa burulang hapon at pagbaba sa inyo. At akbuhan kami nagtatago sa gubat para huwag makita ng hapon. Pag nakita ka, papatayin ka. Ang hapon ay malupit. Ayun, so andito tayo ngayon sa tulay ng nakaraan na kung tawagin sa Spanish, Puente del Pasado. Ayan, at makikita natin sa markings, na-establish siya. Ito hindi ko alam ha, kung 1 or 7, basta ito. Yan, tingnan nyo mga kalayas. Sabihin na natin January 4, 1930. Sa palagay nyo mga kalayas, sa ganitong taon, may mga buhay pa kayang taon nito? O yung mga gumawa nito, buhay pa kaya? 1930 eh. Sobrang tagal na. Balik tayo sa 1930 mga kalayas. Siguro ang saya dati dito. Isa to siguro sa mga landmark nila at isa rin to sa mga pahingahan nila kasi mga kalayas. Yung built niya, may pahingahan ka na, may tulay ka pa. Ito, ano kayang ibig sabihin nitong markings na to? Or nasira na lang to? Ayun, sa mga nakakaalam, pa-comment na lang dito sa baba. Ito, tapos meron pa dito A AZ P B kaya to P. Tapos meron pa dito sa kabila. Ang ibig sabihin nito R. Tara, explore natin dito sa ilalim. Pansinin nyo yung mga modern bridge, hindi like nitong mga old bridge na naka-arc yung design. So, yung taas niya, yan, mataas lang sa akin ng konti. Ang height ko eh 5'6". Tingnan yung mga kalayas. Ito yung taas niya. Tapos yung lapad niya, isang di pa lang. Kasi wala naman dumadaan dati dito ng mga malalaking kagaya ng tricycle. Ang dumadaan lang dito, kalabaw, kalesa, kung may kalesa man, paragos, tao. Kabayo, kalabaw yan. Saka siguro marami nagsuswimming dito. Ito, pwede itong labahan eh. Hindi naman kataasan itong tulay na ito mga kalayas. Saka ito, ginawa kasi nga siguro dati, sobrang hirap ng movement ng mga goods. Kung dadalhin sa bayan, tapos simula dito. Eh, kaya naisipan itong tulay na ito kasi nga para mas mapadali yung movement ng mga goods. So far, wala namang ibang mga markings na nakalagay. Ano, ang ganda ng pagkagawa niyo. Ay, 1930. Sino kayang presidente ng mga panahon yun? Grabe, oh. Masasabi ko lang, maraming salamat dun sa gumawa nito kasi mula noon 1930 hanggang ngayon, napapakinabangan tong tulay na ginawa niyo. Siguro nga, pahingahan talaga to dati. Sobrang ganda. Hindi naman siya waiting shed. Pero, ayan, siguro, double purpose nga talaga to kasi tingnan niyo mga kalayas. Ayan o, i-feel natin. Imagine, bumalik tayo dun sa 1930. Ano daw mga nakikita dito? Kasi dito marami nakikita mga ibang mga... yung mga bulang, ano? Bulang apoy. Oo, oh, ganun. Parang bulang apoy. Santelmo. Santelmo. Saint Almo daw yun eh. Saint Almo ba yun? Saint Almo. Dito, parte yung pababa dito, marami nakakakita yung mga ngayon. Pero kayo, nangingilaw din dito. Pero kami walang nakikita dito. Pero ang pwento, ganun. Kung iisipin lang natin mga kalayas, no, buhay pa kaya yung mga gumawa nito? Saka sino pa kaya yung mga tao na nabubuhay pa hanggang ngayon simula noong 1930? Lola, anong birthday niyo po? July 19, 1933. July 19, 1933. Kasi Lola, yung tulay na nandun sa Ibas, ginawa yun 1930. Nakadaan po kayo sa tulay na yun. Ay, oo. At diba, doon ay, diba, doon may pandanan sa ilayahan, ay ako'y namamandan. Opo. Malimit akong mapadaan sa tulay na yun. Magkabilay, may kaunting ganong kataas na upuan. Opo. May siya nga, may kanting dinding. Pagkatapos ay aahon. Ah, mayroon po siyang dinding dati? May, oo, kaunti, mababa. Ay, yung parang sandalan? Hindi. Yung, halimbawa, ganari. Pari ay tulay, ay di ganari. Parang hadlang. Ah, okay. Magkabila. Yun na nga yung nakikita ko na para siyang upuan. Ay, di siguro nga pwedeng upuan at malapad naman. Isang lapad ng
yung ano hollow block ay iginanon. Ay ganon noon ay mayroon na. Batuhan. Batuhan pa yun dati. Wala pa siyang pathway. Wala. Eh kabulusan din pero walang misla batuhan. Ang mislala ang ayon tulay nung ibas. Tubig yun ng ibas ay kung tawagin. Ano yung mga dumadaan lang dun? Ano mga kabayo? Mga ganun? Oo, mga tao. Kabayo kalabaw? Oo. Bagi kalabaw ay madalang. Madalang ang kalabaw. Paano yung kalabaw na may ginagamit lang ay pagtutubigan. Kabayo ang malimit at nagkakarga. Masaya ba dati, Lola? Ay, taghapon. Taghapon? Anong mga nangyayari dati? Ay, wala. Ang hapon naman nung bagong pasok ay tahimik ah. Ako'y pag ganitong isisimba ay uuwi si isimba at ako na may sapul na pala simba ng ako'y hangal. Ay, nagpapatay ng tao ang hapon na. Marami ang napatay. Ay di kami ay yung amin. Ari ganari ay yaang pantay. Sa ganari ay burol. At nakita namin ay may pala ang hapon. May palusong doon sa lusungin. Aba ay di kami takbuhan sa pagtatago at baka kami patayin. Abay, ang hapon ay nalakad ay nakaharap sa iyo ang bayonita at saka baril. Biglang papatay. Bagi, kami naman ay nagsitago sa burol at kami nagdapa. At pagkalampas nung hapon, saka kami bumalik sa aming bahay. Mahirap ang buhay ng taghapon. Mahirap ang mga pagkain. Paano yun dati? Parang meron kayo lola mga ayuda? Ay wala nung taghapon. Bahala ka. Di nagtutubigan ay di pagkakaani ay may kinakain. Bata ako noon. Ay ako yung tumagal ng ganito katanda ay samantala ang aking laki ako sa paghihirap. Hirap na hirap kami nung una gawa nga ng kung ano-ano ang hinadanas na buhay. Pala dati yan. Ay, nung taghapon, mahirap talagang wala kang di sa aming kalapit ay di yun, alam mo eh, lulusong. Pagkalusong ay aahon ng kaunting. Ay, ang mga tao ay nagsakan lahat at gawa nga ng ang hapon ay nagpapatay dito sa bayan. Nagbubumba, kaya yung mga yan ay sira ang bahay. Binumbaya, hindi pa. Ay, sa amin ay liblib ay maraming nakikitira. Ay, may nahuni bang yung palakangkab ka? Diba, yan ang lakas ng biyaw, sabi ng isang tao, ay pihit ang masinggan. Kunin ng palakay, pihit daw ang masinggan. Kasi nga akala nila kalaban. Yeah. Yung pala mga palaka. Mga palakang nahon eh. Wala namang napunta sa aming hapon at hindi nga nadadaanan at liblib. Di hirap na hirap, walang makain. Pag nagkaroon ng balingho, yun ang kain. Pag nag-ani, di kinakain. Wala namang bayuhan, nagbabayo. Sa lusong. Kilala mo ba ang lusong? Opo, Lola. Nung natapos na Lola yung pananakop ng mga hapon, ano yung kaibahan simula nung sila'y nananakop hanggang natapos na? Ayos na, uwi-tsaka na. Ako'y uwi-tsaka at ako'y bata. Ako'y uuwi, sasaka. Ako'y nagdadala ng mga panggatong doon sa aking tiya. Ako ay maalam magkarga. Nakarga sa kabayo, ako'y nakasakay sa ibabaw, mga baho. Ngayon kasi Lola, mga habal na eh. Kinakarga na lang sa motor. Wala akong nakikita. Ba't naririnig ko? Ay, si ganoon, pinatay ng hapon. Yun, ng yung mga kamag-anak niyo, Lola, dati? Hindi. Basta mga kakilala ay yung pinatay ng hapon. Yun daw hapon ay dadaan ay nagtalumpa sa horno ng tapahan ay nakita ay pinatay, sinasaksak ng bayonita, hindi baril, saksak. Ah, pinapatay talaga? Oo, talagang pinapatay nila ang mga Pilipino pag nakita. Kaya yan ang pagtatago ng mga tao. Bay, awa ng Diyos, Lola, eh ikasurvive kayo simula 1930 hanggang di yung amin nga eh. Kaya ano ay na ang mga hapon. Alam mo eh, halimbawa yung burol.
lalapag, lalakad ng kaunti. At ang amin ay parang burol din. Ay matatanaw mo, nagsisilakad dun sa burol ang kapon at pababa sa inyo. At takbuhan kami, nagtatago sa gubat. Yan ang hirap ng pinagdala namin. Kasi nga lula, pag nakita kayo, papatayin kayo ng hapon. Kami ay halos nakadapa sa gubat. Pagkita namin lampas na at yun naman ay pagkabila ay tubigan ay naahong doon ay kita namin lampas ng hapon. Di kami lusungan na uli. At talagang ang hapon nagpapatay ng Pilipino. Binubumba, nagbubumba. Pati kinulay binubumba at akalay tao nung panahong tagapon. At paano yung lola? Kung nasa bahay ka lang, papasukin ka talaga ng mga hapon. Ay, yun ang hindi ko alam at hindi naman, wala namang maabutin sa bahay at pagkitang dadating ng hapon ay takbuhan sa labas at nagdapa sa damuhan na para makita ng hapon. Pag nakita ka, papatayin ka. Ang hapon ay malupit. Opo. Hirap na hirap, halos walang makain. At yan ang dami naman ang nakikituloy sa amin at gawa nga ng yung amin ngay di ariburo, lalakad ng kaunting. At labak ay aritubig. Ay hindi daan, ay anong dami nang nakikitira, ay anong dami nang nakikihigay. Ako naman o'y bata, pakiramdam ko ba, ay anong saya at bata nga ay. Wala na, yun lang ang akong masasabi ng tagahapon. Sige po, Lola, maraming salamat po.